Hello guys! Welcome back to my channel, Nanay Ems. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para po updated kayo sa mga susunod kong videos. So, sa ngayon po, ay ang isi-share ko sa inyo ay yung mga tips kung ano nga ba ang dapat gawin o dapat iwasan kung kayo ay buntis o nagdadalan tao. O ayun guys. So guys, dahil kailangan natin ang ating mga anak, kailangan natin mahalin mula sa pagbubuntis hanggang na tayo ay manganak o ipanganak sila. O ayun guys. So, yun po ang mga tips na ang mga dapat gawin ng buntis ay ito. Number one, kailangan natin magpa-check up or magpa-prenatal sa center o kaya sa doktor o kaya sa mga OB-GYN nyo kung may sarili kayong OB-GYN. Para sa akin, nung nagbuntis ako, nasa center lang ako dahil kailangan natin mabigyan ng tetanus toxoid sa unang buwan, pangalawa at saka pangatlo, trimester. So, yun po. Kailangan natin mabigyan yan, tetanus toxoid, para iwas sa sakit. So, hindi tayo basta-basta makapitan ng sakit. Oh, guys. Oo. Ako noon, kailangan ko talaga para mabigyan tayo ng reseta o kaya vitamins o yung mga inumin tulad ng gatas. Kasi kailangan natin. Yung reseta sa akin noon, and ma'am, yun ang iniinom ko. Tapos, reseta na Peros Sulfate at saka yung vitamins. Yung Peros, hindi ko iniinom kasi nasusuka ako. Kasi, may ano, medyo sa pakiramdam ko mabaho. Oo. Ayun. Iwan ko sa inyo. Kaya nga, kailangan magpareseta tayo tuwing ano, buwan-buwan hanggang na manganak tayo. Ayun po. So, yung number 2, kumain tayo na masustansyang pagkain. So, kailangan natin yun. Tapos, prutas at saka gulay. Kailangan talaga natin. Kasi, kung ano yung mga kinakain natin, ay yun din ang nakakain ng ating anak na nasa tiyan pa siya. Kailangan din niya. Kasi kailangan talaga natin kumain kasi dalawa na kayo o tayo na kumakain. O ayun guys. So yung pangatlo po ay habang buntis tayo, kailangan magsuot tayo ng maluluwang na damit tulad ng duster. O maluluwang yan. O kaya yung mga terno-terno na dress, pants at saka blouse, marami dyan sa market. O kaya sa mga ukay, may makukuha kayo dyan. So, ayun guys, para yung anak natin sa tiyan, hindi naman siya mahirapan. O kung duster lang, o kaya yung mga maluluwang na damit, hindi talaga mahirapan yung anak natin. So, pang-apat po, habang lumilipas ang buwan, kailangan na natin, o malaki na yung tiyan natin, o tiyan nyo. Oo, kung kailangan natin mag-exercise. So, tulungan natin ang sarili natin na mag-exercise. Hindi yung nakaupo lang tayo. Pwede naman mag-upo lang, pero mas kailangan natin magalaw-galaw. O magalaw-galaw. Pwede naman tayo magtrabaho ng yung hindi masyadong mabibigat na mag ano tayo, magtatrabaho tayo ng mga o magdadala tayo ng mga mabibigat na bagay, hindi na yun kailangan. So, kailangan, hindi naman masama kung sundin ang mga payo ng friends nyo o mga parents nyo. Kasi kung bago pa lang tayo, hindi naman natin alam kung ano talaga ang tama. O, diba? Oo. Yun. Yun na, guys. So,
Ang mga dapat iwasan kung buntis ay ito naman. So, kailangan natin iwasan manigarilyo. Kasi isa yun sa mga nakakasira ng health natin. So, siyempre, yung paninigarilyo, masama talaga. Kasi yung bata niyan, maguguluhan din sa loob ng tiyan natin. Yun. Yung pangalawa po ay, kailangan iwasan natin uminom ng alak. O kasabay na dyan ang kopi. So, iwasan natin uminom ng alak. Ayun guys. Kung dati umiinom tayo, ngayon na buntis na tayo o kayo, o iwasan na ninyo o natin. Kasi noong nagbubuntis ako, hindi na talaga ako uminom-inom ng alak. Kasi masama yun. Masama sa bata natin. Kasi kung lalabas naman ang bata natin na medyo may abnormalities, syempre sayang naman. So, pangatlo, iwasan nga magsuot ng matataas na chinelas or sandal. Yung matataas na heels. So, kailangan yung flat na lang yung isuot natin. Kasi kung susuot tayo ng matataas na heels o kaya maglalakad tayo at saka hindi natin inaasahan na madulas yung paa natin at saka buntis tayo, mahirap kasi hindi natin alam. Kaya iwasan talaga natin magsuot ng matataas na heels. Yung kailangan natin, flat lang. So, yung panglima, iwasan uminom ng malalamig na tubig o kaya soft drinks o mga juice o kahit na ano na malalamig. So, iwasan na natin muna kahit na minsan mainit na mainit talaga ang pakiramdam ng isang buntis. Kasi naramdaman ko na yun. Halos umaga, pagkagabi, naliligo ako, ang init-init pa rin. Yun nga ang nararamdaman ko. Tapos noon, 2007, ang init-init talaga ng panahon. So, yung binanganak ko na 2007, parang 3 times ako maligo. Kasi ang init-init talaga ng pakiramdam ko. Kaya nga, kailangan natin nga uminom ng malalamig na tubig. Malamig na tubig o kaya soft drinks. Pero kailangan pala iwasan natin yun. Kasi magkakaroon tayo ng UTI. O kaya basta iwasan na muna natin kung tayo ay nagbubuntis, iwasan na natin ang mga bagay-bagay na hindi man dapat kailangan. Kasi kung magkasakit tayo, bawal pa naman uminom ng mga medicines. Ayun. O kaya gamot. So guys, so naabutan ako ng brownout. So brownout na dito sa amin. Ayun na nga po ang mga dapat gawin o dapat iwasan kung tayo o kayo ay buntis. So hindi pa po nakapag-subscribe sa akin. So please subscribe and click the notification bell para po updated kayo sa mga susunod na videos. Comment sa mga nag-share, sa mga nag-like, at sa mga nag-subscribe na road to 900 na po ako ngayon. Thank you, mabuhay!